Alright mga kababayan, what's up sa inyong lahat? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinions mga kababayan. So ito pong pag-uusapan natin ay napakaganda po nito dahil nawaw mali nga ba etong si Dr. Fortune dito sa Villamor Islay case mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, nagsubmit po ng counter affidavit etong timbantag noong February 8 mga kababayan, kung saan nakapaloob po doon na talagang iginigit na argument ng timbantag na ibang Villamor po yung sumalang po sa autopsy mga kababayan. Yan po yung ginigit ng timbantag. So ngayon mga kababayan, yan po ay nakarating po sa kaalaman ng mga media at tinanong po nila etong si Dr. Fortune ng forensic. At doon nga po sa pagkakatanong nila kay Dr. Fortune ng forensic mga kababayan, ang naging sagot po doon itong si Dr. Fortune na itatanong muna po sa DOJ. So ngayon mga kababayan, dito sa video nitong si General Macanias, etong The General's Opinion, malalaman natin mga kababayan na nagkakaroon na ng kaunting pag-usad at kaunting kalinawan etong kaso nitong si General Bantag. Yung ibinibintang nila kay General Bantag na ipinasupot daw etong si Jun Villamor. At yan po yung tatalakay natin dito sa video ito. Pero bago po natin ito pag-usapan mga kababayan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po etong video natin na ito. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. At kung kayo naman po ay bago pa lamang sa ating Facebook page, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan mag-react po sa ating mga video at i-share po sana natin etong ating mga video para makarating pa po sa mas nakararami at mapanood pa po nila. At huwag nyo din po sanang kalimutan na i-follow po etong ating Facebook page mga kababayan. At sa mga kababayan naman natin na taga Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, UK at US mga kababayan, nais ko pong sabihin sa inyo na mayroon po tayong sa mobile application na kung saan pwede po kayo magpadala ng pera nang hindi nyo na kailangan pang pumila sa mga remittance center at wala kayong babayaran. At yan po ay hatid sa inyo nitong si Sendwave, na kung saan mga kababayan madali lamang pong gamitin etong si Sendwave. Pwede po siya ninyo ma-download sa Play Store at automatic pwede na po siya sa Android phone at iOS. At kapag ka na-download nyo na po yan, automatic pwede na kayo mag-sign up at hihingi po yan sa inyo ng promo code. Ang ilagay nyo lamang po ay etong Jake Magnus para ma-claim nyo po yung $10 na pre-credit sa unang padala po ninyo. At kapag ka nagawa nyo na po yan, automatic mga kababayan, pwede na kayo magpadala ng pera sa mga mahal ninyo sa buhay dito sa bansa Pilipinas, papuntang GCash, Cash Pickup and Bank in the Philippines. At 100% secure po yung pera ninyo. Kaya ano po pong hinihintay nyo? Kung usapang padalang wala kayong babayaran, hindi nyo na kailangan pang pumila sa mga remittance center, at may $10 na pre-credit pa kayo sa unang padala ninyo kapag ka ginamit nyo etong Jake Magnus. At 100% secure yung pera ninyo, ay mag-Sendwave na kayo dahil hanggang Sendwave na yung perang pinaghirapan po ninyo ay makarating ng maayos at ligtas sa mga mahal ninyo sa buhay dito sa bansang Pilipinas. So ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa video nitong si General Macanias. Ano po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay General Macanias, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel na The General's Opinion. Ano po, kanya po itong video at gagawan lamang po natin ng reaction video para magkaroon tayo ng kalinawan tungkol nga po dito sa pag-asa ng kaso nitong si General Bantag. Ano po yung inaakusa nila kay General Bantag na ipinasupot daw etong si Jun Villamor mga kababayan. Ano po, i-play na po natin. Magandang araw mga katropa sa Team Bantag. Ito, good news. Yun. Malaking pag-asa ang ating DG Bantag na mananalo sa double murder charges na isinampa sa kanya. Basta makaiwas lang siya sa lutong Macau ni Boying, nako, panalo na tayo. Bakit? Kasi, as of now, lumalabas na parang nawaw mali itong si Dr. Fortune. Yun. Yung forensic expert na nag-examine sa bangkay ni Jun Villamor. O pala niya Villamor. Okay. So, napanood ko sa vlog ng ibang mga kasamahan natin, lalo na itong si Banat Bay. Ano? Ang isang argument ng Team Bantag, di ba? Nag-submit na tayo ng counter affidavit. Nako, magagaling talaga itong 11 lawyers. I tell you, we have the best lawyers in town. Ang kanilang counter affidavit is iba yung bangkay na in-examine ni Dr. Fortune, hindi bangkay ni June
Villamor or Palanya Villamor. Ayon mga kababayan, mismo sinabi po ni General Macanias na talagang ang argument or ang laman mga kababayan nung isinubmit na counter affidavit ng Team Bantag nung February 8 mga kababayan ay ibang tao yung sumalang sa autopsy. Ibang tao yung sinuri nung forensic mga kababayan itong sina Doktora Fortun at hindi po yon yung si June Villamor Palanya. Kumbaga ang nasa loob po ng Team Bantag is June Villamor dahil marami pong mga June Villamor sa loob ng piitan mga kababayan. Yun ngang iba magkakapangalan pa at magkapilyedo pa. So ngayon mga kababayan, nung tinanong itong si Doktora Fortun, ang sabi niya, tatanungin niya pa ang DOJ. Doon pa lang mga kababayan, alam na natin na parang may something. Ano po, pakinggan pa natin itong sinasabi ni General Macanias. Okay. So ito ngayon ay nalaman ng media. Tinanong ng media, mainstream media, tinanong si Dr. Fortun, anong comment niya sa allegation ng Team Bantag na maling bangka yung in-examine niya. Alam niyo ang kanyang sagot? Eh, tatanungin ko muna ang DOJ. Kasi mga kababayan, ang punto dito, kung talagang sila yung nagsuri, syempre sila yung nagsuri, sila yung forensic na talagang tumingin dun sa katawan nitong si June Villamor Palanya mga kababayan or nitong si June Villamor, eh dapat alam na agad nila kung sino nga ba yung kanilang sinuri. Eh ang problema mga kababayan, itatanong pa nila dun sa DOJ bago nila sabihin sa publiko. So mga kababayan, ang punto dito, sila yung nagsuri, dapat alam na nila at hindi na nila kailangan pang magtanong sa DOJ. Dapat ang gagawin nila, direct to the point sasabihin nila sa press con mga kababayan, oo yan talaga si Villamor Palanya, yan talaga yung sinuri namin. Eh ang nangyari mga kababayan, magtatanong pa sila sa DOJ, ano ba yan? Diba ipagpatuloy pa natin, doon pa lang mga kababayan, alam na agad eh na yung ebidensyang hawak nila na sinasabi nila na etong si June Villamor Palanya ay sinupot, eh parang hindi nakapanipaniwala dahil itatanong pa nila sa DOJ. Eh mismong sila na yung nagsuri, dapat alam na nila yon. Direct to the point, sasagutin agad nila, sasabihin nila na oo yan talaga si June Villamor Palanya, yan talaga yung sinuri namin at ang ikinamatay niyan ganito ganyan sinupot. Dapat ganun, direct to the point agad, hindi yung magtatanong pa sa DOJ nang gagawin nang sasabihin sa publiko. Tiyo ba ipagpatuloy pa natin? Talo na sila sa probable cause, yung ano naman, yung proof beyond reasonable doubt. Yung mga ganun, wala na, talo na. Ulitin ko, isa sa mga respetadong forensic expert si Dr. Raporto. Yes, tama. Ako, saludo ako sa doktora na ito. Kailang lumalabas, hindi niya sigurado kung bangkay nga ni June Villamor ang kanyang in-examine. Tama. Kasi posible, according to Team Bantag, na ibang bangkay ang in-examine niya. So, malaking butas ito sa kaso. Yon mga kababayan, yung pinupunto natin kanina. Ano po, si Dr. Fortun, lahat naman tayo humahangat bumibilib sa kanya kasi isa siya sa pinakamagaling pagdating sa forensic mga kababayan, pagdating sa pagsusuri, at isa siya sa pinakamagaling na doktor. Alam naman natin yan mga kababayan. So ang problema lang kasi ngayon, since parang lumalabas dun sa interview ng mga mainstream media na hindi sigurado, etong si Dr. Fortun, di umano kung katawan nga ba ni June Villamor Palanya yung kanilang nasuri. Dahil kailangan pa nilang magtanong sa DOJ. Yun yung punto mga kababayan dito. Ano po, kaya hindi natin maiiwasan yung ibang mga vlogger kung bakit ngayon nagkakaroon na ng konklusyon sa kanilang mga ibinabalita na kung saan mga kababayan, di umano walang kasiguraduhan daw yung pagkakasuri dun sa katawan nitong si June Villamor. Walang kasiguraduhan yung lumalabas ng mga balibalita na sinupot daw. Yan ay base sa ibang mga vlogger, base yan sa taong bayan. Kasi mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung sagot ni Dr. Fortun, hindi siya sigurado. Di po ba ipagpatuloy pa natin? Malaking butas. So, nakakatawa pa nga eh. Dahil kung
mapatunayan na ibang bangkay yon, nako, wala na. Talong-talo na ang Team Boying. Tama. Iba talaga kung scripted ang ano eh. Kasi mga kababayan, ganito yan. Kapag ka napatunayan na ibang bangkay yung nasuri ng forensic na sinasabing sinupot, suffocate yung ikinamatay, mga kababayan, wala na, butas na yung kaso. Yung ibang ibabato nila kay General Bantag, paghihinalaan na. Ngayon pa nga lang, mga kababayan, wala pang gaanong aberya yung mga ibinabato nila kay General Bantag. Eh talagang napakatindi na ng hinala ng taong bayan na talagang yung mga kaso na ibinabato kay General Bantag ay puro gawa-gawa na lamang po. Eh di lalo na pagka nagkaroon ng malaking butas. Yan yung problema dyan nila mga kababayan. Kaya masasabi natin, kapag ka itong kasong ito nagkaroon ng napakalaking butas at napatunayan na ibang tao yung sinuri ng mga taga-forensic, mawawala ng tiwala ang taong bayan. Iisipin ng taong bayan na yung iba mga isinasapang kaso laban dito kay General Bantag ay talagang lehitimong gawa-gawa at tanim lamang. Sinong magmumukhang kahiya-hiya? Sina General Gregorio Katapang, si SOJ, na damay pa itong si Doktora Fortun. Di po ba, hindi natin maiiwasan mga kababayan kapag ka nagkaroon ng butas yan na mag-isip ang taong bayan. Pagpatuloy pa natin. Ang hirap pong magsinungaling. Nasubukan nyo bang nagsinungaling sa buhay nyo? Ako, for so many times. Napakagaling kong magsinungaling nung una. Sa una, natatabunan ko pa. Pag mabubuking, natatabunan ng isang sinungaling, but later on wala. Mabubuking at mabubuking. Tama. Kasi, ano yan yung liwanag at saka dilim. Parehas yan sa sinungaling at katotohanan. Sa labanan ng liwanag at dilim, mananaig ang liwanag. Kaya mabubuking at mabubuking ang script ni Boying. Oh, ganda ng rhyme. Eh. Magandang gawan ng si Super DM. Mabubuking at mabubuking ang script ni Boying. Okay? So, salamat sa 11 lawyers sa mga butas na nakikita nila sa ano. Kung ano lang sana ba, kasi kahit hindi ako abogado, ako may knowledge ako sa investigation. Kasi nung junior years ko pa sa serbisyo, nagiging investigating officer ako sa maraming kaso ng aming mga sundalo. Yung mga pasaway na sundalo. Halos lahat ng inimbestigan ko, ni-recommend ko for discharge and they've been discharged from the military service. Talagang mahina ang yung investigation na ginawa ng NBI. I have high respects sa NBI. But dito sa kaso ni Villamor at Percy Labing, wala. My opinion, they've been dictated. Kasi merong nilabas na balita noon ni Attorney Panelo na ang original findings ng NBI ay walang direct link si Bantag sa pangyayari. Yun mga kababayan, yun yung hindi natin maikakaila. Talagang sinasabi, kahit si General Bantag naman sinasabi niya, nung una, hindi niya lubos talaga akalain na madadawit siya dyan. Kasi nga, nung una ang investigasyon ng NBI ay wala talagang direct to the point na makakapagturo na si General Bantag yung may pakana or sangkot dito sa pagkawala nitong si Kapper Silapit. Nagulat na lamang siya, kalaunan, nagbago. Bigla na siyang nasangkot mga kababayan. Kasi nung una wala talagang link na makakapagturo na si General Bantag talaga mga kababayan. Kaya nga tayo ngayon mga kababayan, lagi nating sinasabi to, nasaan yung matibay na ebidensya na makakapagturo na si General Bantag talaga yung nagpatumba kay Kapper Silapit, yung pinakamalapit na ebidensya para tapos na lahat ng to. Yun lang naman mga kababayan, tapos na, total naman, ginawa niyong publicity to, labas niyo publicity din. Kasi ang nangyayari,
Katulad na lamang nitong si Atty. Toto Cosing Todo Ambiranya kay General Bantag, wala naman siyang matibay na ebidensyang pinanghahawakan. Di po ba? So ngayon, nasaan yung malapit na ebidensya na makakapagturo na si General Bantag talaga yung nagpatumba kay Kaperasi? Pag inilabas nyo yan, tapos na ang laban, panalo na kayo. Ganun lang po kasimple, yung video mismo na si General Bantag ang nag-utos na ipatumba etong si Kaperasi Lapid or yung voice message ni General Bantag na mismong siya nag-utos na ipinatumba niya etong si Kaperasi Lapid. Yun yung hinihingi ng taong bayan ngayon. Yan ay base sa taong bayan, yan sinasabi ko sa inyo. Dahil sabi ko nga kung ano yung boses ng taong bayan, yun yung sasabihin natin dito. Di po ba, ipagpatuloy pa natin. Ang original according to Attorney Panilo. Mm. But later on, may nanaig, may nag-utos, oh, at isinama si DG Bantag as mastermind. Yun. So, talagang kaduda-duda. At ang taong bayan, hindi naman bobo ang Pilipino. Tama. Hindi naman susuporta ang napakaraming Pilipino kay DG Bantag. Kaya itong aking cellphone na tinatawagan, nasa tabi ko palagi, from time to time may tatawag na naman. All walks of life. Hindi lang mga Ilocano, Iguro, talagang lahat na sulok ng mundo tumatawag sa akin at nagpapahayag ng suporta kay DG Bantag. Bakit? Kasi nakita nila na wala talagang na frame up lang talaga si DG Bantag. Tama. At ako, nung una, medyo tinatanong ko rin ang sarili ko bakit ko sinusuportahan si DG Bantag. Kasi maraming nag-a-advise sa akin na itigil mo na yung suporta mo kay Bantag na yan kasi masisira ang credibility mo. Mm. Mga kaibigan ko ito, mga retired generals. Worried sila sa akin. But hindi ko maintindihan hanggang ngayon, Bantag pa rin ako. At yun na, hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang kailanpaman. Yan ang commitment ko kay DG Bantag. Susuportahan ko siya kasi nakita ko as far as Lapid and Villamor cases, double murder cases are concerned, wala talaga siyang kasalanan. Frame up talaga. Tama. Okay? Kasi ang problema dito mga kababayan, marami ang kawawa dito eh. Unang-una, si General Bantag. Pangalawa, si Kaperasi Lapid. Pangatlo, si Villamor. Kasi wala silang justice. Kung sakali na itong si General Bantag makasuhan, wala pang hustisya para kay Kaperasi Lapid. Kasi ang tingin ng taong bayan dito kay General Bantag, napagbintangan lamang po. Kasi nung una mga kababayan, katakataka na, walang link ang NBI dito kay General Bantag. Pero later on mga kababayan, naiba yung takbo ng manubela. Biglang napapunta kay General Bantag. Eh marami ang kawawa dito kung hindi mabibigyan ng totoong hustisya ang pagkawala ni Kaperasi Lapid. At kawawa dito yung mga taong madadamay ng walang kaalam-alam. Di po ba? Kasi ang nangyayari mga kababayan, balik tayo dito sa forensic, kung hindi talaga totoong katawan ni John Villamor yung nasuri, yung na-autopsy, ibig sabihin butas na yung kasong yan. Butas na yung ibinibintang ninyo na nag-suffocate etong si General Bantag at sinuffocate, pinasuffocate etong si Villamor, mga kababayan. At kapag ka nangyari yan, mawawalan ang tiwala ang taong bayan sa mga nag-iimbestiga. Although hindi naman natin nilalahat, pero ngayon pa nga lang mga kababayan, yung iba nawawalan na ng tiwala base sa taong bayan. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Yung iba pang kinasoy, yung mga planter, yung mga tanim-tanim na yan, yung sinaksak at iba pa. Walang ibang usapan na yun. Kasi mga pampagulo na lang yun eh. Tama. Ang main issue dito is sino ba ang mastermind
sa pagpas lang kay Percy Lapid at Yun Villamor. Yun ang issue. Alam ng mga scriptwriters, alam ng mga director na mahina ang kaso nila. Kaya, ang analysis ko, tanim na lang ng tanim na in case na hindi mag-prosper itong double murder charges kay Bantag, Lapid, and Villamor, mayroon pa silang reserve na mga kaso na isinampa. Kasi mga kababayan, kung titingnan talaga natin, napakalayo na sa katotohanan. Kasi ang hinahanap natin dito, hustisya para kay Kaper Silapid, hustisya para dito kay Jun Villamor. Eh palayo na tayo ng palayo dahil sa mga nagiging panibagong kaso na ibinabato dito kay General Bantag. Yung mga tanim-tanim-tanim na yan mga kababayan, palayo na ng palayo sa totoong usapan. Hanggang sa siguro, baka itong isyong ito, hanggang sa matapos ito, puro pag-aakusa kay General Bantag na lamang. At yung hustisya para dun sa dalawa, mawawala na mga kababayan. Mawawala na ng saysay yung paghahanap natin ng hustisya para kay Kaper Silapid at para dito kay Villamor. At may isang tao na magsasuffer nun, kung hindi etong si General Bantag, kapag katuloy-tuloy yung kanilang pagtatanim ng mga ebidensya at pagsasampa nila ng pagsasampa ng mga panibagong kaso. Ano po, ipagpatuloy pa natin, ganun na lang ng ganun ang sistema. Yun po ang nakikita ko. Anyway, ang advice ko mga kapwa ko BTS, Bantag Team Supporters, huwag po tayong mabahala. Okay? Kasi maraming tumatawag sa akin, meron pa ngang police major na from Cordillera. Natatawa ko doon. Tumawag, General, ano na ba ang kalagayan ni DG Bantag? Nababahala na siya eh. Sabi ko, Brad, ikaw, police ka man, alam mo naman na mahina yung kaso, edi relax lang tayo. Okay? Ano sa tingin nyo? Si DG Bantag ngayon, nababahala? Ano, I can assure you, 100% relax si DG Bantag. Kasi, kung ikaw yung tao na pinaratangan lang, walang kasalanan, ano, mag-worry ka? Hindi. Kaya makikita mo yung aura, yung mata, lalo na smile. Talagang ano, very relaxing si DG Bantag. Yun. Nandyan yung battery of lawyers. Ang kailangan lang natin is suportahan ang kanyang legal battle. Tama. Okay? Kaya ito, ipromote ko ulit ang kanyang raffle for a cause. Yung mayroong ticket worth 2,000 pesos. Bibili ka, may pag-asa kang manalo ng Fortuner Model 2023 at iba pang mga premium. So, you are shooting two birds in one stone. Nakatulong ka na kay DG Bantag, baka manalo ka pa. So, yung interesado po na tutulong kay DG Bantag, ito po ang aking cell number. Yung mga gustong tumawag din sa akin, basta limit, 5 minutes lang ang tawag ha. So, tawagan niyo ako. So, sana sagutin ng gusto ni Dr. Fortune itong counter-argument ng Team Bantag na ibang bangkay ang kanyang in-examine para makikita, wow, mali ba? O hindi. See you po next video. Ayon mga kababayan, kita nyo naman yung naging paliwanag ditong si General Macanias. Ano po mga kababayan? Ang punto lang naman kasi natin dito at ang hinihintay natin dito ay sagutin ng maayos ni Dr. Fortune yung tinatanong sa kanya ng mga media at yung nilalaman ng counter affidavit ng Team Bantag na kung saan sinasabi ng Team Bantag na ibang katawan yung kanilang sinuri. Mga kababayan, yun lang naman. Hindi na nila kailangan pa magtanong sa DOJ para masagot nila yan dahil kung sila talaga nagsuri noon, alam nila na katawan yun ni Jun Villamor. Kung sigurado sila sa kanilang mga nasuri or nalaman patungkol dun sa katawang yon at kung sigurado sila nakatawan nga ba yon nitong si Jun Villamor pala niya.
mga kababayan. So kayo na po ang bahalang umusga kung ano po masasabi nyo patungkol dito sa video na tinalakay natin, mga kababayan. I-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po yung opinion ninyo patungkol po dito sa mga video na ipinakita ko po sa inyo, mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa inyo na huwag nyo po sanang kalimutan na mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video na katulad po nito, mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa inyo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-follow po itong ating Facebook page. Mag-iwan na rin po kayo ng inyong mga react at inyong mga komento para mabasa po natin at i-share po sana natin yung ating mga video. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.